Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan po natin ang part 4 ng ating kwento na pinamagatang My Prince Charming. Halos habulin na Aileen ang kanyang hininga na makita niyang nakatayo si Mark sa reception area at kausap ang receptionist na si Donna. Halos umabot sa magkabilang tinga ang ngiti ng mga ito habang nag-uusap. Tila hindi napansin ng mga ito ang paglapit niya. Ha, ganun nga siguro si Mark. Basta babae, magiliw ito. At kapag nakuha na nito ang gusto, goodbye na. Si Donna nakapansin na naroon siya. Ay sir, si Miss Aileen is here. Tila nahihiyang sabi nito. She was known to be a strict lady boss in the firm. Lumingon si Mark sa kanya. His gaze locked with hers. He wasn't really smiling, but she felt as though he was smiling. Hi Aileen, bati nito. She maintained her composure. She had to look dignified before his eyes. Dapat ay maisip nitong hindi siya ang tipo ng babaeng magsusumun dito. Shall we go now, Mr. Sandoval? Hindi siya ngumiti. Gusto niyang iparamdam dito ang aloofness niya. Gusto rin niyang maintindihan ito na napipilitan lang siyang sumama rito. Certainly, my car is parked outside. Nagpatiuna na siyang lumabas ng building. Narinig pa niyang nagpaalam ito kay Donna. Bye Donna, see ya. Bye Sir Mark, sabi naman ni Donna sa malambing na tinig. Bakit ba maraming isinilang flirt sa mundo? Nangingit-ngit siya sa galit. Obviously, nagpa-flirt si Donna kay Mark. At ganoon din naman ang lalaki rito. Hindi ba nalalaman ni Mark na bilang company executive, dapat ay may agwat ito sa mga subordinates nito? Palibas yung maganda ang receptionist nila, kaya magiliw ito. Mabilis ang paghakbang niya, pero naunahan pa rin siya ni Mark na makarating sa glass wing door. Paghabak niya sa door handle, ay naunahan siya nito. His hand touched hers. Napatingin siya rito. Her heart pounded when their gazes locked. She had been trying to keep her growing attraction for him to herself. Ayaw niyang yumabong iyon. Let me do it. She allowed him to open the door for her. Magkaagape silang lumabas nito. There is my car. Itinuro nito ang itim na Jaguar. Hindi pa rin siya sumagot. She headed for the car. Pinagbuksan siya ng pinto. Pagsakay niya, isa kasi ay nagpakawala ng buntong hininga. Umupo na ito sa driver's seat. Nakalabas na sila ng driveway na magsalita ito. I'm glad nagkasama tayo ngayon. Nilingon siya nito bago ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Trabaho lang, matipid niyang tugon. Walang personalan? Tiningnan niya ito. Nakatuon ang konsentrasyon nito sa pagmamaneobra ng kotse. Nang makaliko sila, isa ka ito tumingin sa kanya. You seem very angry at me, Aileen. This is our second meeting, pero parang mabigat pa rin ang loob mo sa akin. Sana, trabaho na lang ang pag-usapan natin, Mr. Sandoval. This is something to do with our job. We will be working together, kaya kailangan magkasundo tayo. Nasabi ko na sa'yo, ayoko makatrabaho ka. Na hindi naman pwede, dahil may agreement na kami na angkal mo. I am about to put my investment in your company. Kaya nga, nagsisimula na ako magtrabaho. Hindi yun nabanggit sa kanya ni Uncle Macario. Hindi pa sila nagkakausap ng masinsinan. Dahil alam niyang tinutulungan niya si Ina sa pag-aasikaso ng ilang detalye sa kasal nito. Kahit may organizer ang kasal, si Ina pa rin ang personal nag-aayos sa ibang bagay. Kung ganoon, wala na akong choice. I'm afraid. Don't worry. I'll be a great help to your company. To our company. Nang mga sandaling iyon, ay nais niyang magalit dito. Pero wala siyang makapanggalit sa dibdib niya para dito. Para kasing may nagbubulong sa kanya na walang dahilan. Para kainisan niya ito. But she knew she had the reasons to be aloof because
he was the reason of Ina's heartache. If I may ask, ano bang particular department ang gusto mong pakialaman? Diretsa niya ang tanong. Good question. Ngumiti ito. Gusto ko unang ayusin ang marketing department. Napatingin siya rito. What? Bakit? Anong mali sa marketing department? Sunod-sunod niya ang tanong. Uncle Jay was the marketing director and he was training her. Sinasabi ba nito na sasagasaan ito ang departamentong pinapalakas nila? I think the marketing department is dead. Are you kidding? Jay is our marketing director. He had been with the company since time immemorial. Siya ang kasama ni Daddy at ni Uncle Macario sa pagpapalago ng kumpanya. Kaya paano masasabihin patay ang marketing department? Gusto na niya mag-flare up. Patagal na naming napag-usapan ni Mr. Hamilton ang tungkol dyan. And we already spoke about Jay. Anong ibig mong sabihin? Pumayag na siya sa reshuffle. Don't tell me. Maybe what you're thinking is right. Eileen, kailangan na rin siguro ni Jay ng ibang environment. You can't do that to Uncle Jay. Hindi siya pwedeng basta paalisin sa marketing department. Bakit hindi? Kailangan ko pa bang isa-isahin sa'yo ang mga dahilan? Like I've told you, he is a part of the company's growth. The company you're talking about is already dying, Eileen. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. She felt a lump in her throat, but she had to fight back. Gusto mo bang sabihin na dapat ang alisin si Uncle Jay? I didn't even think about that. Ang sinabi ko lang ay kailangan ng reshuffle. Maybe he will be more effective in other fields. Say, in the administrative department. As if you're telling Uncle Jay is not effective as a marketing director. Sobrang pagpipigil na ang ginagawa niya para hindi pumatak ang kanyang mga luha. Pangalawa kay Uncle Macario, itinuturing niyang ama si Uncle Jay. Kahit hindi nag-asawa at nagkaanak, may anak daw naman ito sa katauhan nila ni Ina. Pero mas malapit siya rito kaysa kay Ina, kaya hindi niya matatanggap na may itsapwera ito. She would have to fight for her Uncle Jay. Eileen, please, don't be paranoid. I'm not paranoid. You're being childish. Lalong hindi ako childish. Mariin niya ang wika. Huwag mong sabihing shareholder ka ng kumpanya. Alam kong wala pa akong posisyon sa kumpanya dahil hindi pa ako lubos na na-appoint ng board of directors. Pero gusto ko ipaalaala sa'yo na malaki ang share ko kaya may karapatan ako magsalita. Mababa ang kanyang tono na magsalita. Why are you acting that way? Masyado mo binibigyan ng maling impresyon ang mga sinasabi ko. Because you're acting like you're somebody. Sa pagkagulat niya, basta na lang nito inihinto sa sakyan. At hinarap siya. Dahil ba kay Jay, kaya ka nagkakaganyan? O dahil iniisip mong masama akong tao? Nakatanim pa rin ba sa isip mo na may ginawa ako mali sa pinsan mo? You're being unfair. I'm fair to everybody. Ang kumpanya ay papalugi. And I'm doing my share to save it. As far as I'm concerned, wala akong inaapakang karapatan ng kahit sino. At kung hindi mo pa alam, nagkausap na kami sa telepono ni Jay. We had a teleconference the other night together with your Uncle Macario. And he approved my proposals. Nagmukha na naman siyang tanga. Hindi siya nakapagsalita. Look, Eileen, set aside your anger. Kailangan magawa ng paraan ang mga problema ng kumpanya. I know your uncle is grooming you to be the CEO. And he wants you to concentrate in the marketing department first. Dapat sana ay pag-uusapan natin ito pagkatapos ng kasal ni Ina dahil alam kong hindi pa napapanahon. I'm very sorry kung na-open up ko na dahil kailangan ko mag-explain. I hope we can be at least civil to each other. Naiintindihan niya ang paliwanag nito. Ang hindi matanggap ng kanyang puso ay parang dinidiktahan sila nito. Pero hindi siya susuko. Let's work hand in hand, Eileen. Hindi siya kumibo. If you don't like me, try to be at least civil. Nagdulot ng kiliti sa kanya ang sinabi nitong iyon. Pero
Inignora niya iyon. And please, Aileen, try to know me first. Huwag mo muna akong husgahan. Sabi nito, bago muling pinaandar ang kotse. Nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila hanggang sa makarating sila sa venue ng meeting. 20 katao ang kamiting nila. Pawang kilalang negosyante ang mga ito. She just observed. Mark did the talking most of the time. Lihim siyang humanga sa husay nito sa pagsasalita. She saw how he impressed the group, how they nodded to his every proposal. Ang sumatotal, lahat ay sumang-ayon na maging exclusive dealer ng kanilang mga produkto. Ngunit hindi pa rin siya nawawala ng mga tanong. I really don't see your point in giving the appliance dealers the incentive to travel outside the country if they achieve their quota. Malaki na nga ang ibinagay mong discount scheme, sabi na Aileen kay Mark nang pabalik na sila sa opisina. Gumiti si Mark. Salamat sa comment mo, pero bago ko sinabi ang proposal na iyon, ay pinag-aralan ko munang mabuti. Malaki ang quota na ibinagay ko. Sa kikitain, nakasalalay kong mabibigyan sila ng travel incentive. The dealers will have to work so hard to reach their quota. Reaching the quota would mean big income for our company. Hindi siya nakapagsalita. Pagkano lang ba ang 3-day hotel accommodation at fare expenses papunta sa Hong Kong? It wouldn't cost much. Kapag nawili ang mga iyan, lahat na hihingi na sa atin. Tiyak na ultimo pang regalo nila sa mga inaanak nila sa kasal ay hihingi nila sa atin. Mahihiya silang humingi kung hindi okay ang benta nila sa stores nila. Tama naman ito. Pinili na lang tuloy niyang huwag magsalita. I also have another proposal for your uncle. What is it? Magtatayo tayo ng mga retail outlet to capture the market. Walang perang kumpanya para dyan. Napag-usapan na namin iyan bago ako mag-train sa company. It's my idea also. Kaya hindi ikaw ang original na nakaisip niyan. Ngumiti ito. That's nice, he said. We need to take the risk. Kaya nga, kakausapin natin ang mga bangko at pakikiusapan silang payagan pa tayong makapag-loan. Baka lalo tayong malubog sa utang. I've already talked with the lawyers. We will file a rehabilitation program. In that sense, mapifreeze muna mga bank interest for a certain period of time. Hanggang sa makayanan na natin magbayad ng malaking interest. Hindi siya makapaniwalang gano'n na kalaki ang impluwensya nito sa kanilang pamilya at sa kanilang kumpanya, na para bang nakasalalay sa bawat desisyon nito ang buhay ng Hamilton Brothers. Hindi lang nito sinaktan si Ina, napaikot pa nito sa palad nito si Uncle Macario, at mawawalan pa ng magandang posisyon si Uncle Jay nang dahil dito. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang murahin ito, but she had no guts to do so. Nagagalit ang kanyang isip pero hindi ang kanyang puso. Wala siyang dapat kainis kung hindi dapat sa kanyang sarili. Are you going anywhere? Biglang tanong ni Mark pagkalipas ng matagal-tagal na katahimikan. Bakit? Just asking. Just drop me off at the office. My driver is waiting for me there. May pupuntahan ako. Gusto sana na yung tumuloy na sa shop ng couturier. On the way naman iyon patungo sa opisina. At doon na lang siya magpapasundo sa driver. Pero ayaw niyang magpasama kay Mark sa alinmang personal na lakad niya. Kaya hatid na lang kita. I have nothing else to do. Napatingin siya rito. Pati ba pagiging driver ko, gusto mo rin pasukin? Sarkastiko niyang tanong. Pabirong sinagot nito iyon. Why not? Tumahip ang kanyang puso. Was he trying to seduce her in some way? Hindi ito magtatagumpay. I have a personal thing to attend to. I suppose it's not a date. Paano naman na siguro? Oh, I almost forgot. Manguhula ka nga pala. Muli, nilangkapan niya ng sarkasmo ang kanyang boses. Sa pamamagitan mo lang na maanghang na pananalita, ay makaganti siya rito. Kung date iyon, hindi ka magpapahati sa driver mo. Isa pa, masyado pang maaga para makipag-date. And besides, hindi ka naman siguro makikipag-date
na naka-office suit. Bakit ganyan ka? As if you know everything. Inarapan niya ito. I'm trying to lighten up the mood. Masyado ka kasing seryoso. Ina-expect mo ba na lahat ng babaeng makakausap mo ay ngingiti at sasang-ayon sa lahat ng sinasabi mo? Here we go again. Bumuntong hininga ito. Wala na yata akong magandang sasabihin sa'yo. Hindi siya nagsalita. Actually, sinabi sa akin ni Mr. Hamilton na may appointment ka ng 5 o'clock sa courier mo. Ang sabi niya sa akin, kung magagahol ka raw sa oras, ay drop off kita roon. Tumingin ito sa rilong pambisig. It's 4:35, 20 minutes bago tayo makarating sa office. Babalik ka pa, kasama ang driver mo, you'll be late. Bakit nga ba hindi? Hindi na ito matalo sa diskusyon. E di mas mabuting gawin na lang niya itong driver. Okay, drop me off there. Magkapasundo na lang ako sa driver ko. Great, sabi nito. Tell me where it is. Just straight ahead. Kumaliwa ka sa susunod na kanto, sabi niya. 4:45, ay nasa wedding shop na sila. Thank you, sabi niya, nang ihinto nito ang Jaguar sa tapat ng wedding shop. Bumaba siya ng sasakyan. Bumaba rin ito. Oh, saan ka pupunta? Tanong niya. I'll go with you. Bakit naman? Bawal ba akong pumasok sa loob? Call your driver. Huwag ka na magpasundo sa kanya. Pauwiin mo na lang siya sa bahay ninyo. Napakunot na siya. Was he trying to tell her what to do? Gusto rin ba nitong imaneobra ang buhay niya? Gaya ng ginagawa nito kina Uncle Macario at Ina. Naalaala ko, inibitahan nga pala ako ng uncle mo na mag-dinner sa inyo. May pag-uusapan kasi kami. Since pupunta rin ako sa inyo, sumabay ka na lang sa akin. Nakakunot pa rin ang kanyang noo. Nagahagilap siya sa isip ng ipansasalag niya rito. Pero ayaw makapag-cooperate ng utak niya. Cost cutting. Kapag kuwan ay wika nito. We have to cut cost. Mahal ang gasolina ngayon. Sayang, wala pong overtime ang driver mo na dapat bayaran. As one of the company owners, prerogative ko ang gastusan ng kumpanya ang gasolina at sweldo ng driver ko. Nakangiti pa rin ito kahit tahasalan niyang tinatalampak ito. Alam ko, pero di ba mas maganda kung ang pagtitipid ay magmumula mismo sa may-ari? Talo na naman siya. Fine, sabi na lang niya sabay talikod. Ramdam niya ang pagsunod ito sa kanyang likuran. Bakit ba hindi niya ito matalo sa pakikipag-argumento? Para bang tama ito sa lahat ng oras? Dito na po nagtatapos ang ika-apat na kabanata ng ating kwento. Magkakasundo pa kaya sina Aileen at Mark? Yan po ang ating aalamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.